Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. R.I.T. Riding in Tandem. R.I.T. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang bagong Nissan Kicks e-Power VL. Ano, game ka na? Tara na! Let's go! Ang Nissan Kicks ay may AC Synchronous e-Power Electric Motor. Ang nagcha-charge dito ay ang 1.2-liter 3-cylinder double overhead cam 12-valve CVTC gasoline engine. Ang output power nito ay 100 kilowatts at 136 PS at ang output torque naman nito ay 280 Nm. Ang transmission nito ay automatic single-speed gear reduction. Visit our website, rit-ridingintandem.com para sa mga articles, price list, at loan calculator para maalaman mo ang down payment at monthly amortization ng sasakyan na gusto mo. Unang napansin ko dito sa sasakyan na to, ang tahimik! Kasi nga, naka-off yung makina. So ngayon, nasa electric lang yung gumagamit. Napakatahimik! Maraming salamat muna sa Nissan Santa Rosa sa pagpapahiram sa atin itong sasakyan. Kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo kaagad makakakuha nitong Nissan Kicks. At saka isa pa, highly recommended ko sila kasi ang dali nilang kausap at saka ang bilis nilang kausapin. Kung meron kayong gusto, malalaman nyo kaagad sa kanila. Kaya yan, yung mga contact numbers nila, lalagay na lang din namin dito. Nissan Santa Rosa. Bago tayo magsimula sa exterior at interior ng sasakyan, no? Meron lang talaga muna ako sa inyong kailangang maipakita. So ngayon, naka-eco mode tayo, ha? So ito tayo sa expressway. Eco mode tayo, pero tingnan nyo tong power delivery. Wow! Ang daling mag-merge, as in. Antulin! Kaya pala Kicks ang pangalan niya. Kasi ang lakas ng sipa! May sipa. At saka ito ha, economy pa lang yan. Kumbaga, eco mode pa lang yan. Hindi pa yan yung sport mode. Pero total na dito na tayo. Pwede nating testingin sa expressway. Ito. Sulitin na natin. Sport mode. Ang takbo ko ngayon ay 80 kilometers per hour. Tatapakan ko siyang mabilis. May baon. May baon factor. 100. Naiwan na sila. Di ba? 80 to 100. Electric motor, instant kasi yung torque niya. So, kumbaga, pag tinapakan mo siya, kagaya ngayon, ayan na kaagad oh, meron na kaagad siya oh. Tas tuloy-tuloy oh. Kumbaga, kung hindi ka maalaga sa silinyador mo eh, talagang sosobra ka na sa legal speeds. So, tayo 100 lang. Okay? Oh, sige, simulan na muna tayo sa review. Masyado ako na-excite eh. Basta alam nyo na ngayon kung bakit Nissan Kicks, ang lakas pala ng sipa. May sipa. Oh, may sipa. Pag sipa niya, sumibat eh. Hanep mga ka-tandem, sa labas, teking-teki talaga tong Nissan Kicks. Pero yun, nandun talaga sa ilalim ng hood yung grabe, mind-boggling kasi kakaiba to. Hindi to ordinaryong sasakyan. Ito yung sasakyan na electric vehicle, pero yung range niya kung saan mo siya gustong patakbuhin hanggang saan, eh walang limit. Bakit? Kasi itong electric motor na to, meron siyang sariling generator para mag-charge ng baterya. Oh, diba? Magic! Ang range ng electric vehicle, limited, pero itong Nissan Kicks, gas station lang yung katapat. Itong nire-review namin ngayon, ito yung top-of-the-line variant ng Nissan Kicks, yung e-Power VL. Two-tone to, so black yung ibabaw niya, tapos yung katawan, white. Yung hood naman niya, tulis na tulis, as in pa-V yung shape niya. Bagay na bagay siya do sa V-motion grille ng Nissan, kaya pag talagang nakita mo ito, hahatiin niya talaga yung hangin sa aerodynamics. Kakaiba din yung itsura ng ilaw nito kasi doon nagsimula yung lapad ng katawan pababa. Nilagyan din nila ng piano black finish yung ibabaw. Lahat ng ilaw nitong sasakyan na to, LED pati yung fog lights. Doon mo rin nga pala madidistinguish dahil yung top of the line variant lang yung may fog lights. Tamang-tama rin yung lagay ng mga chrome, meron sa chin, meron din sa grill, at meron din sa ilalim ng ilaw.
Sa sides, mas makikita nyo yung two-tone na color. Floating roof design din siya. Meron siyang silver roof rails na nasa black background. Tapos, itim din yung mga side mirrors na may signal lights at camera para sa 360-degree view. Meron din siyang matte body moldings at ang design ng gulong niya parang pang electric vehicle naman talaga, eh sakto naman talaga dito. Ang size ng gulong ay 205/55R17 at ang minimum ground clearance ay 180mm. Cute na cute naman yung itsura sa likuran, may hubog yung taillights at nakalabas. Halos magdugtong na nga yung left to right na taillights, pinaghiwalay lang sila nung Nissan emblem dun sa gitna. Sporting sporty rin yung diffuser. Talagang kala mo ang tulin-tulin, pero relax lang kayo. Tetestingin natin yan mamaya. Cool ka lang! Ang adjustment ng manibela, tilt and telescopic. Ang upuan naman lahat manual at meron tong seat height adjustment. Sa space, yung normal driving position ko dito sa front row, saktong-sakto ayos. Pagdating ko dun sa likod, meron pang natitira na one fist na space sa tuhod ko. Yung headroom ko naman dito sa unahan, lampas limang daliri. Yung sa likod naman, may konting lampas pa rin sa limang daliri. So okay na okay yung headroom. Sa space naman sa trunk, marami kang mailalagay. Kahit meron kang stroller, kakakasya yan sa likod. Sure na sure. Sa ilalim naman niya, wala siyang spare tire. Pero may kasama naman siyang sealant at saka compressor. Nandun na rin sa mga paligid noon yung mga lalagyan ng tools. Meron din dong battery para sa ating generator aka engine. Kung kailangan mo ng more space, maganda rin dito dahil yung second row seat 60-40 folding. So no problem ka sa space. Sa second row, merong hawakan, merong bottle holder sa pintuan, merong dalawang USB, tatlo yung seat belt at meron din siyang ISOFIX tethers. At nandito na tayo sa unahan. So sa dashboard muna tayo. Mixed kasi to eh. Meron siyang mga hard touch plastic sa bandang ibabaw, meron siyang mga leather na materials, meron siyang white stitching. So may pagka-premium siya pero may konting mga hard touch plastics naman. Pero sa totoo lang, hindi mo naman hahawakan yung mga ibabaw na yan eh. Actually, kahit nga yung bandang gitna nito, hindi mo naman hahawakan yan eh. So okay, magandang tingnan siya. Ang steering wheel, leather wrap din. Sa left side, controls ng infotainment system. Sa right side, cruise control naman. Ang instrument cluster, wala siyang tachometer. Ang meron lang siya, speedometer. Tapos, yun ang energy. Mamaya, itetesting natin yan at ipapakita namin sa inyo kung paano ba yung energy flow na yan. Kakaiba yan, syempre. Kasi nga, electric vehicle to eh. Kakaiba rin to. Pero pag nakita nyo naman siya doon sa visual niya, may itsura kasi siya ng sasakyan, magigets mo na rin kung saan napunta yung power, ano na yung gumagana, ano yung nangyari, ba't nagkaganito. Okay, tanyo na yun mamaya. Mamaya. Cool ka lang! Akala nyo kasi baka malito yung iba, sabi baka masyadong technical, masyadong mahirap intindihin, hindi. Ang infotainment system nito, 8 inches, tapos meron siyang Apple CarPlay and Android Auto. Touch screen siya at meron ding mga buttons dun sa gilid, tapos merong dalawang knobs, yung nasa left para sa volume, tapos yung nasa right naman pang scroll, pang tune, at saka, ba't may push sound din? Ah, okay, pwede rin, sa mga bass, ganyan, pwede mo rin siyang i-adjust. Nandito naman yung controls ng aircon. So single climate control siya. Nandito sa bandang left naman yung pang-control sa fan speed. Tapos yung pang-control naman sa temperature nandito sa right side. Meron siyang open compartment. Meron ditong dalawang USB. Yung isa regular na USB, tapos yung isa type C. Meron din ditong power supply. Tapos yung electronic parking brake niya nandito rin banda. Tapos meron din siyang auto hold function. Ang engine start stop button niya nandito rin sa center console. Tapos ito na yung mga exciting bits. Mamaya kakalikutin natin yan, no? Andito yung EV na button, tapos meron din ditong drive modes. At ang kakaiba rin dito yung shifter. Kasi hindi siya parang yung mahabang shifter na ginaganon ganon iba, no? Para siyang mouse, no? Para siyang mouse kasi meron din siyang button dun sa may thumb part sa gilid na dun mo muna siya pipindutin bago mo gagalawin. Ganon siya. Para siyang joystick na mouse. Ganon. Ang park niya, pinipindot lang sa ibabaw. Tapos, ipupush mo lang yung button sa gilid, tapos pa-forward ng 2 clicks para mag-reverse. Tapos, sa atras naman, dun yung drive at saka yung B. Sa gitna, meron din siyang dalawang cup holders. At pwede mo pa itong gawing bottle holders, no? Pwede itutupi mo lang siya para lumaki yung butas. Meron na rin tong center armrest na leather, at saka meron din siyang medyo malaki-laking lalagyan sa loob.
Naka-leather seats din nga pala tong variant na to. At yung mga aircon vents nga pala nito sa gilid, omnidirectional siya, tapos merong piano black na merong silver accent. At dito na tayo mga ka-tandem. Sa driving, syempre ito yung pinaka-importante. Syempre, ano ba? Kamusta bang i-drive ang electric car? Exciting. Na may generator? Subukan natin yan ngayon. So sa steering, malambot siya, easy to sa city, walang problema, hindi matigas, hindi malambot, saktong-sakto lang. Hindi, medyo malambot sa sakto. So kumbaga, 1 to 5, 5 yung pinakamalambot, mga ano to, 2.7. So medyo malambot siya sa regular, yan, ganun. Sa suspension naman, malambot din siya sa regular suspension. So 5 being the softest, grade ko sa kanya siguro mga 2.8. Ayan, grabe, hindi pa ni round of 3. Oh, sige na nga, 3. So basta mas malambot siya sa usual. Ito na, magkakasubukan na. Ngayon kasi paakyat tayo ng Carjack Hill. So dito natin siya medyo susubukan ng konti. Ang shifting nga pala nito, walang shifting. Immediate response depende sa throttle input mo. Ngayon ganito, speaking of throttle input, hindi, braking muna tayo, okay. So braking malakas, walang problema. Pero meron kasi itong kakaiba. So ang kakaiba kasi dito, meron siyang e-pedal na tinatawag. Yun yung pedal na yun na pwede ka nang mamreno sa pedal. O ano, kamot ulo ka, no? Hindi, kasi ganito yan. Paka-elaborate. Ganito. So, kagaya ngayon, umaandar tayo, no? Nakagas ako. Medyo mga nasa mga 30% yung tap ako sa gas. So, umaabante tayo. Ang preno nito, pagka nasa eco mode ka or nasa sport mode, ha, dun lang sa dalawang yun gumagana. Pero sa normal na automatic mode, so hindi gumagana tong e-pedal na to, ha? So, ang e-pedal, so kunwari yan, kanto, bibitawan ko lang yung gas ng konti na memreno siya ng kusa. Oo nga, no? Ramdam diba? Siya. Binitawan ko lang yun. So, ito, kanto ulit. So, slow down tayo. Yun. Binitawan ko lang siya ng konti na memreno na siya. Pero yung preno nito, hindi to yung basta-bastang preno. May nangyayari dito. Ano? Ang nangyayari dito, nagkakaroon siya ng regenerative braking. Panis. Ibig sabihin nun, pag na-membreno siya using yung pagbitaw mo sa pedal, na-charge din yung battery niya. What? Dahil sa pagpepreno mo, ganong kalupit. Pero ito yung experience namin kahapon. Kasi nanggaling kami dito sa bandang Santa Rosa area. So from Silang, papunta ng Dasma, din-drive ko to. So hindi, actually buong drive naman namin ako nag-drive. Pero meron akong napansin. Ito. So, from Silang, ang tap ako ng gasolina, yung hinay-hinay lang. So, yung Silang kasi na kalsada na yan, yung Aguinaldo Highway hanggang Dasma, lahat kasi yan pababa. Mm-hmm. So, ang nangyari, nakita ko kasi yung range nito, 199 kilometers. So, sige, nag-drive ako, tama lang yung tapa ko, tapos may mabagal na sasakyan kasi sa unahan ko. So, papreno-preno rin ako, pero hindi yung brake pedal, ha? Yung bitaw-bitaw lang, yung e-power pedal lang yung ginagawa ko, yung bitaw gas. Ang nangyari, simula silang na 119 kilometers yung range ko. 199 kilometers yung range ko. Nalito. Oo, nalito lang ako, sorry. Naging 219 kilometers. So, nadagdagan ako ng ilan? 19. 20! Ayun. Nadagdagan pa ako ng 20 kilometers, pare. Imaginin mo yun, umandar ako ng sasakyan from uphill papuntang downhill. Tapos, imbis na mabawasan ako ng gasolina, anak ng tokwa, nadagdagan pa yung range ko dahil sa regenerative braking. Pare, gaano ba kalupit yun? Diba, sabi nga ni Elaine, kasi ako binabantayan ko kasi per kilometer. Nagtataka ako, ba't ganun, pataas ng pataas? Tapos sabi nito, tigilan mo na nga yan, bakit ba pa isa-isa mong sinasabi sa akin? Nagugulat ako, tumataas . Kasi isipin nyo ah, 20 yun, di ba, yung idinagdag. From 199, binabanggit niya hanggang makarating siya nung 219. Sabi niya, 200 na, 201, 202. Ganun kasi ng ganun. Tapos parang ako, tigilan mo na yan. Basta umaakyat. Hindi kasi natutuwa nga ako. Hindi ko naman akalain na
dahil sa regenerative braking, pag downhill, pag puro downhill pala yung kalsadang dinaanan mo, ibig sabihin hindi ka napabawasan ng gasolina, nadadagdagan pa yung range ng kuryente mo. Saan ka nakakita ng sasakyan na ganun, di ba? Pero syempre, ulitin ko lang ha, ang nangyari kasi, downhill lahat yon. So syempre, pag patag yung kalsada or uphill, ibang usapan yon. Pero kahit na, kahit anong sasakyan, umaandar yung gasolina mo, pag may pinuntahan ka, dapat magbabawas. Pero dito, nagdagdag. Oh, di ba? Yung palang parang wala na yung utaw eh. Paano nangyari yun? So ito mga katandem, pasensya na kayo, hindi masyadong steady to. Pero sa nakikita nyo ngayon, pula yung makina, tapos yung arrow niya papunta sa battery, tapos yung blue papunta siya sa gulong. So ibig sabihin nun, nag-charge yung makina niya para sa battery, para paandarin yung gulong. Okay? So ngayon mga katandem, mamaya sa downhill, bali magre-regenerative braking tayo, ang mangyayari dyan, yung arrow na papunta dun sa gulong, ang mangyayari, from gulong, pupunta siya dun sa battery. Ibig sabihin, mag-charge siya. Yan. O, nakita nyo? Papunta lahat sa battery. So, nung papunta ako dito sa kagabi, sa Dasma, ganun ang nangyari. Puro downhill. So, lahat ng energy from gulong napunta dun sa battery. Kaya nadagdagan ako ng 20 kilometers range. Grabe, ganun mga katandem. So, yan, o, nag-charge pa rin siya ng battery. Makikita mo yung energy flow niya. Tapos, kung mapag-aaralan mo sa pagdadrive mo kung paanong i-utilize yan, grabe, mas makakatipid ka sa gasolina. Ang galing. Ang galing talaga. Wala akong say, ang galing talaga. E-pedal pa lang yan. So ngayon, ito yung eco nga. Yun. Tapos ngayon, ipapakita ko naman sa inyo yung regular na drive lang. Ito. Ito yung regular automatic na mode. So ito, kita nyo yung hatak na yan. Isa pa. Kita mo yung hatak na yan. Immediate yung hatak. Grabe. Kicks talaga, masisipa ka talaga sa sipa. May kick talaga. May kick talaga. Ang tulin, grabe. Paano pa sa sport? Oh, so yun yung regular, ha? Ngayon is sport natin. Pero actually, nakita nyo naman kaninang start ng video, pero grabe ito. Teka, ibabalik tayo. Masyado akong na-excite eh. So ngayon nasa sport mode kasi talagang ang saya nitong sasakyan na to. Good job talaga sa Nissan, grabe. Kasi alam mo yun, kumbaga yung Nissan sa akin dati parang okay, maganda yung sasakyan, malamig yung aircon. Pero ngayon yung Nissan sa akin, wow, masaya yan. So ulitin natin, ito na ngayon tayo, no? 30 kilometers per hour, tapakan ko yung gas. Diba? Ngayon 60, tapakan ko yung gas. Meron pa rin, no? Diba? Yung chan ko lumiliit. So, ito yung pinagkaiba niya kasi, no? Yung dahil nga electric siya, wala na siya nung turbo lag kasi wala nga siyang turbo. Wala siya nung shift lag kasi wala na siyang mag-shifted. Rekta na siya. So, kumbaga, anytime tapakan mo yung gas, yun na naman. Tapakan mo. Yun na naman. So, ganun siya kalakas. Ang galing. Tapos ito pa, hindi pa ito natatapos dyan. Kasi dahil nga meron siya nung e-power na meron siyang regenerative braking. So nadadagdagan na yung mileage mo dahil nga nag-charge siya ng kusa dahil na may mreno ka gamit yung e-power. Nakakatipid ka pa sa brake pads mo. Imagine nyo yan. Kasi hindi ka na may mreno. Nagre-regenerative braking lang siya. So hindi gumagana yung disc brakes mo. So wala kang prenong ginagamit. So yung maintenance mo, less pa. Kita nyo naman yan, grabing galing, di ba? Parang gigil na gigil ka. Nagigigil ako kasi natutuwa ako eh. Magkano nga ba to? Nissan, baka naman. X-deal. Meron din siyang EV mode. So sa EV mode na to, pag pinindot mo siya, so lalabas sa screen EV. So itong mode na to, electric lang talaga yung gamit. Pure so, yan, lang. Pure electric lang. So hindi siya mag-o-on yung engine natin. So pwede mo rin gamitin yun. Kaso syempre, mauubos agad yung battery. Tapos baka mamaya hindi mo alam kung paubos na pala yung battery. So
Pero pwede mong gamitin kung gusto mo. Kumari, ano, natutulog na yung mga parents mo, tapos gusto mong tumakas sa gabi, ilagay mo siya sa EV para walang ingay yung makina, makakatakas ka, hindi nila mararamdaman. Grabe, tinuruan mo pa sila. BI. Tinuruan mo pa, wag ganun. Kaya ano, kunwari, ano, gusto mong lumakad, no? Ayaw mo na ipaalam kay Mrs. Wow! Wow! Makakatakas ka kasi hindi aandar yung makina. Tatago ko yung susi. Tapos pag pinindot mo nga pala ng matagal tong EV mode, so mangyayari naman, magcha-charge siya. So magcha-charge yung battery. Naka-on lang yung makina. So akin kasi, maganda to. Kasi kunwari, magpapagas ka, gusto mo yung charge na charge ka talaga. So pagpapunta ka na sa gas station, ilagay mo dun sa charge na mode para magcha-charge na yung battery niya. Tapos mag-full charge ka rin ng ano, ng gasolina mo. So, full tank. Ayun. Magpapa-full tank ka rin ng gasolina mo. So, yun. Full na full yung ano mo talaga. Double full. Ha? Di ba? Full, full. Full, full ka na. Full charge ka, full tank. Full, full. So, minsan nga pala, pag in-start mo to, hindi mo talaga mamamalayan na naka-on na siya. So ang palatandaan mo lang, meron siya dito sa dashboard na green na kotse na may arrow. So ibig sabihin nun, kahit wala kang naririnig na kahit ano sa kotse na to, naka-on na siya. So pag pinress mo yung gas, aandar na siya. Sobrang komportable, nakakatuwa talaga tong sasakyan na to. Naku, grabe, mga ka-tandem. Imagine ninyo, sa value na yung lowest variant nila around 1.2 million pesos, tapos meron ka ng electric car na merong generator sa loob. Grabe. Sa mga twisties nga pala nito, no, kahit medyo malambot yung suspension, ang gandang gamitin. Kapit na kapit ka pa rin, maganda pa rin siyang i-corner. So ito, pakita natin. Ooh. O, diba? O, diba? O, diba? O, grabe, maganda pa rin. Grabe, nag-enjoy talaga siya. Hindi kasi ang ganda ng acceleration. Ang ganda! O, diba? Cornering, masaya! O, kung wala lang motor sa unahan eh. Nakalimutan ko yatang sabihin, no, na kanina pa sinasabi na electric vehicle to. So talagang 100% ng pag-drive mo sa electric lang 'yun ang gagaling. Tapos 'yun yung engine niya, generator lang talaga 'yon para sa battery. So 'yun. Kumbaga sa drivetrain ng kotse na to, hindi siya gumagamit ng gasoline engine. Hiwala 'yun. 'Yun. 'Yun yung e-power na tinatawag. Grabe to, kahit expressway, yung torque nito kahit 80 to 100, kahit 100, sumobra ka ng konti para mag-overtake, ang ganda ng torque. Pag na-traffic ka, naka-off talaga yung engine niya, kaya mas matipid ka. Ngayon sa mga ordinaryong kotse, naglalagay sila minsan ng auto start stop function, pero hindi kasi parating naka-on yun. Kumbaga, pag nag-stop ka, so mamamatay nga yung makina mo for a while, pero after a while, pagka ma-traffic talaga, nag-on agad ulit yung engine. So dito kasi, ang difference niya, kaya matipid pa rin siya sa traffic. Kasi nga, naka-off yung engine natin, no? Hindi tayo nag-feed ng kuryente sa kanya. E di, stop lang. Tapos pag nag-go ka, tsaka ka lang siya gagamit ulit ng kuryente. Tapos ang kinaganda pa nito, yung aircon kasi nito, nakahiwalay. So ang nangyayari, pag nag-aircon ka, kahit pa nakapatay yung makina mo, pag naka-stop ka, malamig pa rin yung aircon. Unlike dun sa mga iba kasi na auto start stop function, nagiging blower yung aircon. Dito kasi, naka-on lang yung aircon, so malamig ka pa rin. Galing, galing. Ano, saludo ko sa Nissan dito. Ang galing. Talaga, napabilib ako dito sa kotse na to. Napakik ka rin. Napakik ako sa kasayahan dito sa sasakyan na to. Magpasalamat din muna tayo sa sponsor ng ating kasuotan ngayon, Magna Moto. Yeah. Thank you. Thank you, thank you. Couple shirt kami, oh. Kung interesado rin kayo, maglalagay rin kami ng link sa description sa baba. Maganda ang quality, maganda. Breathable, 100% cotton. Yes. Ang Nissan Kicks e-Power VL ay nagkakahalaga ng 1,509,000 pesos. Ito naman ang safety and security features. Maraming maraming salamat po sa Nissan Santa Rosa sa pagpapahiram nila sa amin ng sasakyan. Hello mga ka-tandem! Ako si Carissa Calosa, Nissan Marketing Professional. At ako naman si Stephanie Villanueva, Nissan Marketing Professional. Iniimbitahan po namin kayo na mag-visit sa aming dealer para mag-test drive ng Nissan Kicks.
At pwede niyo po kami tawagan sa 0928-551-8951 at 0908-332-7689. Dito na tayo sa segment na The Good and the Bad. Unang bad para sa akin, yung map lights kasi tsaka yung dome lights, kapareho nung sa Almera. Nasaserve naman niya yung function niya, pero pagka nakita mo kasi siya, medyo sana iniba nila yung itsura. Ang space naman dito para sa tao, maluwag to, para sa apat. Pero pag lima, kakasya naman, kaso medyo masikip sa likod. Etong mga gilid din nga pala niya, puro hard plastic tsaka medyo plain. Meron din namang leather ah, pero yung patungan lang ng siko. Isa na lang kasi para sa akin yung kulang nitong kotse na to. Perfect car na siya talaga, as in, para sa akin ah. So syempre, iba-iba naman tayo. Sa akin kasi, adaptive cruise control lang yung wala dito. Pag meron nun, perfect. Wala na. Wala na talaga eh. The deal is sealed. Pero meron pa rin cruise control ah. Meron cruise control. Unang good naman para sa akin, electric vehicle to kaya matipid. Grabe ang layo ng inabot ng 1K namin. Tapos, ngayon meron pa siyang natirang 98 kilometers na range. Kahit matipid siya, matulin pa rin to ang lakas ng electric motor. Masisiyahan ka dito sa sasakyan na to, kagaya namin. Ito pa isa, dahil tatakmisan to, malamig ang aircon, panigurado. Ang transmission din, napakagaling kasi walang shifting, walang lag, wala kang mararamdaman na kahit ano. Basta tinapakan mo yung gasolina, instantaneous torque, tuloy-tuloy yung power. Ang galing! Eto naman ngayon, pakinggan nyo. Wala, di ba? Kasi aircon lang yung naririnig nyo, patay yung makina. Tahimik! Ayos na ayos din sa akin dahil malambot yung transmission. Pero kahit pa i-cornering nyo, ay pasadong pasado pa rin. Nagustuhan ko rin yung itsura ng shifter kasi para siyang mouse na tinatoggle-toggle lang. Kakaibang kakaiba talaga to. Hanep din ang regenerative braking. Talagang ito lang yung sasakyan na alam ko na downhill, imbis na magbawas ng gasolina, nadagdagan ka pa ng range. Grabe! Ang galing talaga. Sorry na, ang dami ko na ang galing. Pero galing kasi talaga eh. Pasok na pasok din sa taste namin yung looks nito dahil sporting sporty talaga. Ayos na ayos din yung mga drive modes niya. No? Meron siyang electric vehicle mode, meron siyang charging mode, tapos meron siyang eco mode na napakasaya dahil ang lakas ng eco mode pagka niratrat mo. Meron siyang regular na drive mode na napakatuli na. Pero meron pa siyang sport mode pag gusto mo talagang magwalwal. Ang verdict ko naman dito, kung naghahanap kayo ng murang electric vehicle na matipid, tahimik at matulin, eto na, sipain nyo na. Sipain nyo na, checkin nyo, papunta sa Nissan. Wala ka nang magagawa, eto na yon. Maraming salamat po sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem.